Good day, Pinay Mommies! I'm Dr. Pedia Mom, your pediatrician and a first-time mom. At ang pag-uusapan natin ngayon ay mahalaga para sa mga first-time mom na katulad ko. Pag-uusapan natin ngayon is yung mga babantayan sa bagong silang na sanggol. Ano nga ba ito at kailan kaya sila pwedeng susugod sa hospital? Gusto nyo malaman kung anong mga senyales na ito, tapusin ang video hanggang sa dulo. Karamihan sa mga ospital kapag nanganak ang mga bagong nanay or mga lahat ng nanay, binibigyan sila ng tinatawag naming mother's class. Dito, tinatalakay ang mga dapat kailangan or mga kailangan malaman ng isang magulang patungkol sa kanilang mga anak. Kung ano yung mga danger signs ng newborn, kung ano yung mga dapat nabibigay sa newborn sa ospital, at kung kailan sila mag-follow up. Pero sa video na ito, mag-focus tayo sa mga danger signs sa newborn or yung mga 28 days below na baby. So, ang pag-uusapan natin ay yung mga sintomas or yung mga senyales na si baby ay kailangan na siyang dalhin sa hospital. Dahil ang senyales na ito ay pwede magtukoy na meron na palang infection sa dugo si baby. Unang-una sa lahat sa mga senyales na pag-uusapan natin ay ang gana sa pagdede ni baby. Ang sinasabi namin gana is yung sucking reflex ni baby kung maganda ba ang pagsuck niya sa dede or sa nipple ng isang mommy. Kung hindi naman breastfeeding si mommy, dun sa bote niya. Good suck indicates a healthy baby. Pero kung ito ay nahihirapang mag-suck dahil inverted nipple si mommy or maliit talaga ang nipple ni mommy, hindi ito sinyalis na poor suck ang si baby or meron siyang infection. Nahihirapan lang talaga siyang isuck yung nipple dahil nga sa anatomical problem nipple ni mommy. So, paano nyo madedetermine kung good suck nga si baby? So, kung okay naman ang nipple ninyo at talagang umutot si baby, talagang nagsasuck talaga siya, it's a sign or it indicates na good suck si baby. At meron talaga siyang nasisipsip or nakukuha. So, paano nyo malaman kung good suck talaga si baby? Siyempre sa mga nanay, malaman mo naman agad yun. Of course, kapag nasasaktan ka talaga at nasasak talaga niya yung nipple mo, ha? At meron siyang nakukuha, and then meron siyang good output, meron siyang urine output, meron siyang bowel movement, ibig sabihin, nakapupo na siya, ibig sabihin, may nakuha na talaga siyang gatas sa inyo. So kami mga pediatrician, inaalam naman namin kung good suck siya by using our finger. Siyempre, naka-gloves kami para malinis. And then, ito yung pinapasak namin, yung finger namin. Malaman mo naman kung good suck na si baby. Siyempre, kapag talagang sinisip-sip niya. Baby, kapag may infection, isa sa mga senyales, ayaw hindi na siya maganang magdede. Ayaw niyang dumede. Kasi kahit gutom na yan, ibigay mo yung dede mo, ibigay mo yung bottle, ayaw niya talagang dumede. Dahil nga nangihina siya. Senyalis yun na baka may infection si baby. So, number 2, fever. So, ano nga ba ang fever sa bata or sa baby? Ang fever sa baby is umabot ng 37.8 and above. Once na may lagnat si baby, automatic yun, dalhin agad siya sa hospital. Dahil hindi katulad ng mga matatandang baby, pwedeng gamutin sa bahay. Pero, once na may infection kasi si baby, kahit lagnat lang ang kanyang sintomas, dali-dali natin siyang dadalhin sa hospital dahil kailangan talaga siyang admitin. Dahil ang antibiotics na binibigay natin sa kanya is hindi pwedeng syrup or drugs. Kailangan suero, ipapadaan sa suero. So, kung may lagnat si baby at hindi kayo sigurado kung lagnat ito, huwag kayong magatubili na maghanap ng doktor or isugod siya sa emergency. Pangatlo is vomiting, kung nagsusuka. Yung iba lumulungad lang kapag hindi napapaburp. Alam niyo naman kung lungad lang, yung tuloy-tuloy lang yung gatas na ininom niya. Pero kung talagang projectile vomiting, ibig sabihin talagang yung suka niya is sinuka niya lahat ng dinede niya and yung iba may ibang kulay na, color green na or color brown. At madami, lagi-lagi, oras-oras, sinyalis na ito ng infection. Hindi lang infection, sinyalis din ito na baka kailangan siyang operahan. Pero ang pinaka more common is yung infection.
So, kapag may vomiting si baby, na madalas, iba yung kulay, marami, isugod na siya sa hospital at baka ma-dehydrate siya. So, number 4, jaundice, or yung paninilaw. Ang paninilaw, maraming klase ng paninilaw. Meron kasi tayong tinatawag na physiologic jaundice, meron tayong tinatawag na pathologic jaundice. At ang karamihan is physiologic jaundice lamang, na ibig sabihin normal lamang ito, pwede itong makuha sa pagpapaaraw kay baby. Paano kapag pathologic jaundice na? Ibig sabihin, kailangan siyang i-admit sa hospital, kailangan siyang pailawan, or worst case, kailangan siyang i-antibiotics. Or meron pang worst case dito na hindi ko na sasabihin dahil dun tayo sa more common. Kung naninilaw si baby at first week of life, kung 7 days old si baby and below, may chance na physiologic jaundice lamang ito. So, makukuha siya sa paaraw. Pero, kung nag-worry kayo, nagpapaaraw na kayo, madilaw pa rin siya, at yung dilaw niya hanggang paana, ibig sabihin, mataas yung levels ng bilirubin niya. Yung bilirubin, galing ito sa dugo niya na pumutok na. At maraming dahilan kung bakit. Isang dahilan is yung infection. Pero ang pinaka-common na dahilan kung bakit naninilaw ang bata is yung naglalaban yung dugo ni mommy at saka ni baby. Yun ay kung blood type O si mommy. At ang blood type naman ni baby is either A or B. Kapag nasa hospital kayo, sigurado, kukuhanan ng blood type si mommy at si baby para malaman kung may chance ba itong manilaw sa loob pala ng hospital. I-take down nyo dito kung naninilaw si baby ng ilang araw na kahit pinapaarawan nyo na siya at sobrang dilaw talaga niya, pati mata niya dun at naninilaw na hanggang paa, hanggang chan, yung dilaw niya is parang kalabasa, isugod agad si baby sa hospital. Ang pinaka-worst na pwede mangyari kay baby kapag naninilaw is yung mga conversion siya. Okay, number 5, paglaki ng chan. Ang normal na tsura ng chan ng isang newborn is globular. So, bilog talaga siya ng may kalakihan. Pero, kung napapansin nyo na malaki talaga yung chan niya, matigas. At every day, sumalaki talaga. Plus, hindi siya gumutumi. Dalhin nyo na agad sa hospital si baby dahil baka meron siyang surgical problem or anatomical problem sa loob. Baka barado, baka kailangan siyang operahan, or baka pwede namang infection din. So, hindi tayo sigurado sa mga yun. So, pag napapansin nyo na lumalaki ang chan ni baby, dalhin na siya agad sa hospital. Kung iniisip nyo, kabag lamang ito, kung ganito, kasi kung ganito siya kaagang magkabag, worrisome pa din yun dahil usually, ang less than 1 month old na baby, yung mga bagong silang talaga, madalang magkakabag agad-agad. So, kung lumalaki yun siya, inulit ko, dalhin siya agad sa hospital. Number 6, ang hindi pagpupo or hindi pag-ihi ng matagal, ng ilang araw. So, sinasabi natin kapag breastfeeding or exclusive breastfeeding, normal lamang na 1 week, hindi sila magpupo. Kasi, yung iba, ina-absorb talaga nila lahat ng liquid or ng yung breastfeeding, kaya hindi sila nagpupupo. Pero kung 1 week, hindi na siya nagpupupo, merong kasamang paglaki ng chan, may kasamang pagsusuka, may kasamang paglagnat. Yung mga iba kong sinabi ng senyales ng mga infection, yung mga paninilaw, walang gana pagdede, huwag nyo nang hintayin na more than 1 week, hindi siya magpupo. Kasi baka infection niya ito. Pero, kung one week hindi siya nagpupupo at exclusive breastfeeding si baby, pero wala siyang sinyalis ng infection, katulad ng mga sinabi ko, okay pa yun. Okay? Okay pa yun. Ibig sabihin, talagang na-absorb lang niya lahat ng mga nutrients from the breastfeed or from the breastfeed. Talagang nakaka-worry yun at pwede naman siyang dalhin agad sa pedia niya o kaya sa emergency room. Okay? Lalo na, kailangan niya talaga ng well-baby check-up or ng follow-up check-up. Huwag niyo hintayin na mag 1 month sila bago sila dalhin sa pedia niya. Kasi kapanganak ni baby, after 1 week or
mas maikli pa doon, kailangan talaga siyang matingnan ng pedia. Kung nakakapag-cook up siya sa environment niya, kung okay naman siya, kung yun nga, kung mayroon siya mga senyales ng infection na hindi nyo na, or na, yun nakakaligtaan nyo, so kailangan talaga siyang dalhin sa pediatrician, sa clinic. Okay? Ang pitong senyales is yung pangingitim, or yung tinatawag namin cyanosis. Ang pangitim ay isang senyales din ng infection, pero pwede ring respiratory problem or sa baga or cardiac problem or sa puso. So, kung nakitaan nyo na nangingitim si baby, kasi yung kulay talong, yung itsura niya, no? Susugod nyo agad si baby sa hospital. Okay? O kaya naman, kung hindi kayo sigurado, i-mention nyo pa rin sa kanyang pediatrician or kapag nag-follow up siya ka pa rin sa kanyang pedia. Pero kung madalas na nangyayari ito, nag-iintim talaga sila sa labi, idalhin nyo na agad si baby sa hospital. Okay? Number 8 is yung pusod. So, paano nyo inaalagaan yung pusod ni baby? Pag nag-follow up check up yung mommy sa baby nila at first week of their age, isa sa mga tinitingnan namin yung pusod nila. So, yun ay kung may amoy ang kanya umbilical stump, yun yung pusod. Number 2 is kung may discharge, kung malinis yung kapaligiran ng pusod. At syempre kung may big kiss. Ayaw natin yung may big kiss sa chani baby dahil dun nga sila humihinga. Kapag nakita namin ng big kiss si baby sa follow-up check-up ninyo, syempre, babawal namin yon dahil ayaw talaga natin sa big kiss. Okay? And on examination, nakitaan or na-note namin na may kakaibang amoy yung pusod ni baby at may discharge, meron talagang senyales ng infection katulad ng pamumula sa kapaligiran ng pusod ni baby. Kasi itong senyales ng infection. Ang tawag namin doon ang colitis. Kapag ganitong kaso, ina-admit talaga yan sa hospital at kailangan nila ng antibiotics for 1 week. Nasa mother's class, face-to-face setup tayo. Ang next na natin gagawin is mag-question and answer sana tayo. Kaso nandito tayo sa YouTube. So, ang gagawin ko na lang is kung mayroon ba kayong question or reaction sa topic natin today, and pwede kayong mag-comment sa baba. Pero kung face-to-face tayo, yun nga, mag-Q&A ako, titignan ko kung may natutunan ba kayo or kung nakikinig ang mommy. So that ends our video for today. Kung nakatulong sa ito, please like, share, and subscribe.